Wala na talaga yung akin second floor. So yan na yung update natin, mga kabagang. Oh. Wala na po. Ang bahay kong tinitibag, hakot. Hakot, tibag. Tibag, hakot! Ito naman sa awa ko, panay ko yun to. Oras ng trabaho, nagbibida. Ayan, butas-butas na. Basta yung lupa ang butas, hindi yung mukha ko, ha? Ang mahal-mahal ngayon ng materyales. Mga kabagang, mabuo kaya ang bahay ko? So ngayon, mga kabagang, sinimulan na nga natin ang pangarap na bahay ng magandang dilag. So, sa mga hindi pa nakakaalam, bibigyan muna natin sila ng flashback sa mga nangyari nitong nakaraan. Okay. O, sabi mo, flashback. Flashback. Ano to? Sige, buksan mo. Abion Residence. Ito na yung plano ng bahay mo. Thank you, Lord! Kailangan mo na magligpit, magbalot ng iyong mga gamit dahil gigibain na ang iyong tahanan. 36 years namin mahigit itong tinirahan. Natutuwa ako na naghahalo ang lungkot, ang memory. Siyempre, eh, dyan naman kayo sinilang lahat. Ito po yung bahay ko, nagigibay na ngayon. Ay, iyak ako. Ito, mga bulok-bulok na. Mamimiss ko itong tali na sapatos. Mga wala na yung mga pinto. Ayan, mga kabagang. Dati, inaalis ko. Nagalit sa akin, sinisira yung mga gamit ko sa taas. Ngayon, puro anay na yan, bukbok. Kinain na talaga. Pati mga bahay na pusa, binukbok anay na rin. Ito po yung kwarto ni Bungso. Bagsak na talaga. Sira-sira na. Maraming salamat sa kanya kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-improve sa... Ay, alam ni Lord. Magpaalam ka na sa bahay na to. Babay na po sa aking bahay. Para na akong loka-loka nito. May... Dapat wala ako dito pagigibain to eh. Eto na. Ginigiba-giba na ang bahay ko. Ayan, tanggal-tanggal na po. Wala nang gamit. Ako na ang langit. Ito na ang itsura ng bahay ni Ganda ngayon. Lahat ano? Bulok. Iba talaga kapag nabahayan ng anay. Tignan nyo. Grabe, ang liit pala talaga niya, no? Kita mo na dito ang langit. Dito po kami tumatambay. Nandito lahat ng gamit na iba. Tiis-tiis para sa ikagaganda ng aming bahay. Naging dire-diretso talaga yung mga ganap sa'yo, Ganda. Oh. Pagkabigay ko ng blueprint, kinabukasan, giniba na yung bahay mo. Parang sinimula ganun. Sinimula na. May mga tatlo kasing nagre-request ng house update. House update? Oo. Tatlo lang kayo? Pagpasensya nyo na kung medyo stress ang itsura ni Ganda. Yes. Ngayon lang yan. Dadating din tayo sa... naman. Ngayon, lagpas isang linggo na rin, magdadalawang linggo na, simula nung giniba yung bahay ni Ganda. Ngayon, bibigyan na namin kayo ng update. 3, 2, 1. Bintong negro ko, alam nyo, tingnan nyo. Pumasok sa loob ng bahay. Binuksan ng ilaw, binuksan electric pan. Maya-maya, ano? Hinahanap ko. Binuksan ng ilaw, binuksan ng electric pan. Electric. Electric pan. Electric. Basta, pan. Tapos eh, hinahanap ko, nasaan na kaya yung taong magpapahinga daw kuno-kuno matapos magpakain ng mga manok. Hinahanap ko. Hindi ko makita. Eto pala, oh! Gustong bumalik sa pagiging karpintero, mga kabagang, 75 edad na. Oh, construction worker kasi yun si Papi. Oy, pa! Pala ko, magpapahinga ka. Walang araw. Dahil pag may araw, matututong ka na. Sabi mo mag-sunblock siya. Kasi baka mangitim siya. Baka mangitim ka, hindi ka na makita. Ganda. Hoy! Makakadaan ka ba? O dito ka. Bakit? Dito ka na pala na mamalagi. Oo. Pero yan, mukha ka pa rin nakakulong.
kung isipin mo, yung nakasanayan ng mga kabagang na lagi kitang pinupuntahan dun sa kabilang gate. Dito ay, na ano muna. Ngayon? Tibag na. Oo, dito na muna. Tingnan nyo. Nakakulong pa rin. Mga kabagang, matapos na sana ang bahay. Matapos lang, ginigiba pa lang. Eh, no? Bahay update. Ano update mo ngayon? Tinitibag pa rin. Ay, may resibo pala. May resibo. Ano na, babayaran na naman? Ba, siyempre eh. Pabibigay lang yan ngayon. Okay, so may babayaran na naman tayo mga kabagang. Hindi mo pa binibigay yung pera? Ano ibibigay ko pera? Tungaw-tungaw ka. I-update mo muna sila kasi nangihingi sila ng update. Kung ano ng mga naganap. Ayan, mga kabagang, tinan nyo. Wala na talaga yung aking second floor. Bok-bok anay. Tangan. Kaya pag nabuo tong bahay, kami lang po ng asawa kong papasok dahil wala kaming anay at bok-bok. Hindi, ikaw na lang yung bulok. Wait lang, papakita ko muna yung second floor mo. Ayan. Mga kabagang, malinis na wait wala lang. Wala na yung second floor. Para makita nila. Ayan. So, yan na yung update natin, mga kabagang. Wala na po. Wala na yung second. Iliba na. Ano namang nararamdaman mo? Wala na. Malungkot na masaya. Kasi malungkot. Bahay kong matagal na. Masaya naman. Dahil magkakaroon na ng bahay ang pusa at aso ko. Magiging safe na sila. Maalala ko po, mga kabagang, nang giniba itong second floor namin. Ala, nakita ang dalawang kalansay ng pusa. Buo pa ang mga buto. May nakita? Buo pa ang mga buto. Kalansay? Kalansay. Si Lenlen at si Survivor. Mga pusa naming matatanda. Nakita sa kisame? Puro, ano na, buo pa. Buo yung kalansay niya. Ilan sa na? Inilibing na. Sayang, mapakita sa na. Inilibing na. Masakit pang alalahanin yun. So, ibig sabihin, totoo. Totoo yung pagpusa sa katandaan pag ano? Nawala. Doon pala sa kisami ko. Nagtago. Sa second floor, nagtago. Hanggang doon mawala sila na. Hanggang nawala na. Ala, sayang. Umalis sa paningin ko, pero sa bahay ko, hindi umalis. Dalawang kalansay. Totoo yung ayaw nilang makita mo sila na mawala ng buhay. Aalis pag may naramdamang mawawala na sila. Aalis sila sa nangangalaga sa kanila. Ba't parang naiiyak ka? Siyempre naman, mga mahal ko yun. Tanga ka. Mahal na mahal ko sila. Pag ako nagmahal sa hayop, garantisado. Panalo. Sa epok. Panalo. Nililibing ko, hindi ko binabaliw. Hindi, ang ibig ko sabihin, kasi nung mga panahong yun, ang pagkakaalala ko, nawala lang sila. Oo, hindi na sila umuwi. Yung pala, nagtago lang doon. Si Sky, nakauwi na. Hindi pa. Sumisigaw pa nga ako hanggang doon, Sky, dumundungaw pa ako. Uwi ka na. Ginagawa lang yung magiging bahay mo. Para akong tanga. Babalik pa kaya si Sky? Babalik pa kaya. So yung mga kabagang nila yung medyo... Nung tinibag yung second floor, yung terrace ko sa taas. Wala. Umalis si Sky hanggang ngayon. Isang linggo na. Walong araw na nga eh. I-update mo na muna sila. Ayan, butas-butas na. Ipakita mo. Basta yung lupa ang butas, hindi yung mukha ko ha. Sa lupa binutas, hindi po sa mukha ko ha. Ayan para naman banyo. Ayun meron pa doon. Ang mahal-mahal ngayon ng materyales. Mga kabagang, mabuo kaya ang bahay ko? Natatawa sila. Hindi, yun naman ang ano. Kaya nga, papanindigan natin ito. Tatapusin natin ito. Oo, kaya nga po mga kabagang. Dasal ko, matapos na. Agad-agad. Siyempre, kung may magic lang, itapusin nyo na. Tanghirap, walang... Walang matirahan. Ayan, butas. Another butas. Yung sa face mo, walang butas. Ay, wala akong butas. Ano lang, pilegis. Ito na mga asawa ko, panay kwento, panay bida. Kasi oras ng trabaho, nagbibida. Bida-bida. Bida-bida. Ayan, bida-bida. Dami niyang baong kwento, no? Kulang nalang maglatag ng lamesa, mag-inuman, may pulutan. Walang inuman. Kwento-kwento lang. Sumobra sa pagkabida-bida. Sumobra po sa pagkabida-bida. At least hindi kontrabida. Bida-bida lang. Sino bang kontrabida? Nila. mga kabagang, medyo magulo. Talagang magulo pa. Pakita mo nga. Second floor pa lang ang giniba. Ayan. Second floor pa lang. Dalawang linggo na. Papunta na sa tatlo. Papasok na sa tatlo. Sana isang buwan lang. Ang hirap gumalaw sa hindi mo bahay. Kahit mabait yung ipag ko, nahihiya ako. Panahihiya? Panayang ano, siyempre, tipit-tipit. Magulo pa rin ang sitwasyon ni Ganda. Magulo. Ayan, pakita natin yung loob. Ayan ganyang kagulo. Inaayos ko po.
para may daanan. Ngayon ang sitwasyon mo sa mga susunod pang linggo. Opo. Tis-tis lang. Tis-tis. Basta sa alaga ako, magkakabahay na sila. Maraming ano, alaga. Oh. Ayan, diyan ko lang sila. Mga ampo ni Bunso yan. Oh, ngayon, ipapakita naman namin sa inyo. Oh. Ayan, mga kabagang hinahakot. Ang bahay kong tinitibag. Hakot. Hakot. Tibag. Tibag. Hakot! Tapos, after magtibag. Hakot ulit. After magakot. Tibag ulit. After magtibag ulit. Hakot! Yan ang ganap nila. Ang magtibag at maghakot! Sobrang OA mo. Hindi, kumarap ka muna dito. Alam tatawa mo, na lang po ako. Tinatawa tibag, lang. Tibag, hakot. Hindi, tinatawa nun. Hakot, tibag. Hindi, tinatawanan mo na lang para mawala ang isa. Tinatawanan ko na lang po kasi papahangit ako, mga kabagay. Ayun sila, kuya. For the hakot, for the for tibag. For the hakot, for tibag. Tibag, hakot. After ng hakot, tibag, magtatayo naman. Ay, opo, itatayo naman. Hindi pwedeng hindi itatayo. Kasi giniba eh. Oo, lalasunin muna dahil puro anay bokbok. Mm-hmm. Importante, wala sa akin ang anay bokbok. Kaya pasensya na kayo kung medyo natagalan yung update namin. Kasi nga, ayun. So, ano, siyempre, ang update kailangan may ano, may proseso, yung may mangyayari ng gumaganda. May tinatayo. May naitatayo na. Pero isang, soon. Ay, soon. Kailangan mangyari. May mangyayari. Diba, mga kabagang? Hindi pwedeng walang mangyayari. Ngayon, puntahan mo naman muna kung saan nilalagay yung mga tinatanggal sa bahay. Dito, mga kabagang, inilalagay yung mga inaalis sa bahay ko. Yung iba. Yung tinatanggal na hindi na po pwede. Sa bintana, sa bintana, sa bintana. Ayan, basta, dito. Ayan. Marami na rin tinanggal. Yung mga yero, mga kahoy. Pinamigay ko na yung iba. Hiningi na yung iba. Hindi lang natin na video. Yung mga kahoy panggatong. Sobrang dami dito ng mga kabaga. Ang nangyari, may dumating na mga nangangalakal. Oo, ibinigay namin. So, pinamigay na namin yung mga bakal, yung iba, nakatipid ka sa naghahakot. Ay, nakatipid ka sa naghahakot. Oo nga. Pero at the same time, nakatulong ka sa mga nangangalakal. Oo, naging pera yun sa kanila. Oh, pakita mo yung bago mong ampo na pusa. Oh, may bahay. Ay, ito yung bago naming ampon. May bahay siya. Oh. Diyan ka lang, baby, ha? Kapag naayos na yung bahay, yung... Ginawa namin ang bahay. Kapag naayos yung bahay. Ipapabit natin. Ipapabit ko yan para maampon namin sa loob ng bahay. So, nakakaawa. Ito si... Abangan niyo yung magiging pangalan niya. Diyan ka lang, baby, ha? Hintay-hintay lang. Yan pa lang po ang mga nangyayari sa ngayon. Mga tibag, hakot, tibag, hakot. Walang katapusang pagtitibag. Walang katapusang pagtitibag. Huwag lang ang mukha ang tibag. Ako rin naman, sabi ko, wait lang, kalma lang kayo kasi siyempre, mahirap mag-update nang walang i-update. Oo. Eh, ang mahalaga, napakita natin, medyo may usad naman kasi... Yung huli mong huli nating napakita sa kanila, parang hindi pa totally natibag. Eh ngayon, natibag na talaga yung second floor. Siyempre, bilang tinitibag na yung bahay mo, ang next natin dyan ay magpapatayo. Oo. So, habang wala pang tinatayo, i-advance na natin. Kasi may mga iilan ang nagme-message sa atin na nag-o-offer ng gumagawa ng ganito, gumagawa ng ganyan. Mag-thank you ka muna sa mga nagbibigay ng, ay nag-o-offer sa bahay mo. Salamat po sa mga nag-o-offer ng kung ano-ano para sa bahay namin. Thank you. Tapos, kung may mga kilala sila na gumagawa ng gate, ng railings, bintana, ng pinto, lahat. Kumbaga, kung may marirecommend sila para sa bahay mo. O, recommendan nyo po. Basta yung matibay, pero mababa. Mababa. O, kung gusto nyo, makipag-collab kayo sa akin. Bakit hindi? De, pero yun na nga, abangan na lang nila yung mga next update. Abangan nyo na lang po. Basta ngayon kasi ay... Kasi naman madali yan ang magtibag, magakot, magtibag, magtibag ng mga anay, bok-bok. Abangan nyo na lang sa mga susunod na araw. Okay? Susunod na araw, i-update po namin kayo. Okay? Yeah.